Kaya nga nandun ka, bigyan kita ng senaryo. Oh, may nangyaring hindi maganda doon sa gabi na yon. At ikaw ngayon tinutumbok dahil... Ayaw ko na madagdagan yung dalawang pulis doon sa baba ng kulungan namin pagka nagsisinungaling ka dito. Hindi ba yung isyo na sinasabi mo, mayroong isyo, hindi ba yung nagkakaroon ng isyo dahil nagreklamo yung PNP na mayroong pinapalusot ng mga alien dito? Hindi ba yun ang isyo na monitor mo? Sir, it was a... ibang special flight po yun. It was an earlier special flight po. It was a special flight from Hong Kong po. Quick turnaround flight na galing sa Hong Kong and was here to pick up two Brazilian passengers en route to Vietnam po. Okay, balita rin kong sitwasyon. Narelieve ka na 4 days. Ngayon, yung particular night na nakita ka, nandoon ka sa... Nandoon ka. Whatever, anong ginagawa mo doon? Nagpa-facilitate ka na makalayas, makalusot yung mga tao na yon from our territory, from our jurisdiction. Whatever, your reason to be there. Balita rin natin. Kung merong... na-discovery na may pinapalusot na tao doon in that particular night at iimbestigahan ka, ano magiging sagot mo? Hindi mo ba sabihin mo, uy, wala na akong pakialam dyan, relieved na ako, effective pizza nuibe. 4 days before, relieved na ako. Bakit ako, I cannot be held liable for any issues na nangyayari dyan. Di ba, ganun gagawin mo? I'm sorry, sir. I was there kasi po, ang assumption ko, dahil hindi pa po ako nag-assume sa intelligence unit, I was still the deputy. Kaya nga, nandun ka. Bigyan kita ng senaryo. Oh, may nangyaring hindi maganda doon sa gabi na yon. At ikaw ngayon tinutumbok dahil hindi mo na monitor sa trabaho mo na nakalayas, nakasibat itong mga wanted personnel, wanted persons dito sa ating bansa, nakalusot. Ngayon, nagsisisihan na, pointing fingers. Nakalusot sila. Hindi mo na monitor. Sabihin, oh, responsibilidad mo yun. Hindi ba? Sasagutin mo? No, I cannot be held liable for that because I was already relieved 4 days ago. Di ba? Yun ang gawin mong rason. Kaya lang sir, during that time, hindi pa rin, sorry po, hindi pa kasi po talaga ako nakakapag-assume nun sa intelligence division. Ay, it doesn't matter kung naka-assume ka o hindi. Assume ka hindi, tanggal ka na nga, relieve ka na nga You are relieved of your position doon sa yung previous position mo. Bakit nandoon ka? Yan ang tanong ng ating chairman. Yun ang tanong natin. So anyway, I believe yung ating commissioner, si Commissioner Tan Cinco, may reasonable ground to believe that you have committed some infractions dahil nga pinasyukos order ka niya. Am I correct, Attorney Tan Cinco? Sir, the show-cause order and the answer of Mr. Pinpin is now with our Board of Discipline for determination whether a formal charge will be issued against him. Okay, thank you. We will leave it at that. Kayo nang bahala. Sana aksyonan niyo properly ito. With indulgence of Senator De La Rosa, just one question addressed to Mr. Pinpin. Ang nakalagay dito sa affidavit mo, transitioning ka. So, ang pagkakaalam ko sa transitioning, yung dokumento, ito turnover ko, yung naiwan kong pangagawain, ito turnover ko, mostly office work ito. Nasa opisina kayo, ito turnover ko sa yung folder, ito yung ginawa ko. Kung kanino man, kung sino yung naging kapalit na malalaman natin mamaya. Is transitioning, does transitioning include operational work? Nandun ka pa sa field, kasama ka pa doon sa loob, kasama ka pa sa supervisory, nandun ka pa sa execution. Di ba yung transitioning? Transitioning na ako, ito na yung ano ko ha. February 9 pa ako natapos, ito na yung mga papel ko. Tapos na yan. Turnover ko na yan. Kung may tanong ka, pag-usapan natin dito. Pero yung tactical, operational, ay, hindi nakasama, hindi na transitioning yon. Ano explanation mo doon, Mr. Belvin? Sir, during the time nga po, I will elaborate po. Yung PO effective immediately. Yes. Nangyari ito February 13. Ikaw ay na-relieve na February 9. Sir, yung PO po I received was on February 9. Prior to receiving my personal order po, sir, I was on medical leave from February 7 to 10. February 10 was a Friday. I reported for the next working day, which was on a Monday po, sir, February 13. Kaya po nung time na yon, I was at Naya Terminal 3 winding up all my official business po sa POD. Kaya po nandun. So, alas 7 ng gabi, kasama sa transitioning yun. Sir, ano naman yung ginagawa nila sa, di ba, kasabagit ko lang, anong definition ba ng transitioning? Pumasok ka siguro sa umaga, ito na yung folder ko, magpirmahan tayo, turnover na. Hindi naman siguro, kasama pa ako sa operations. Sir, yung position previous... Sino pumalit sa'yo? Sir, yung previous position ko nga po, dahil na-abolish po yung POD, actually medyo magulo pa po yung sa transition namin kasi it's... Before po, yung Special Flight Operations was centralized po sa POD. Once na yung POD, Port Operations Division po, sir. Nung na-dissolve po yung Port Operations Division, yung mga special flights was distributed among the terminals po. During that time... Kailan na-dissolve yung POD? February 9 din po, sir. February 9 din. Pat mo alam, akala ko pa may sakit ka nun. Sir, kasi po, may Viber group po kami, sir. Doon yung mga PO tsaka yung mga... sa airport po kasi may mga Viber group kami. Nandun po yung mga issuances po coming from the commissioner's office, yun sa DOJ, para po for guidance po namin. Ano to sinasabing issue na nagkaroon, nakarinig ka ng issue during that day sa Viber group po lang ito? Kasi transitioning ka, nakarinig ka ng issue, bigla ka pumunta ngayon doon sa aeroplano na. Sir, ano po? Ganun kalayo yung opisina mo dati doon sa aeroplano sa tarmac na yan? Like to acknowledge the arrival of Senator Jinggoy Estrada, who's also a member of this committee. Ganun kalayo? Tinakbo mo, may narinig kang issue? Hindi po, sir. Viber? Sabi mo, may Viber group eh. Yeah, ano po yun? I heard, nung nasa General Immigration Area po ako, sa Terminal 3, yun nga po, yung... Saan ba opisina mo? Kahit sa di ba, General Aviation Area, yes, transitioning ka, magto-turnover ka na. Interesado ko pa rin sa mga nangyayari, kahit sa lahat na, sasali ka pa rin doon? Sir, kasi po, ano nga, yung my position was the Deputy Chief for Monitoring. Among my duties and responsibilities po, sir, was the monitoring of all the commercial and special flights po sa under ng POD, and also to ensure that there is sufficient number of immigration... So kahit na-relieve ka na, pasok ka pa rin doon?
Sir, as I was saying po, nag-turnover pa po ako nung time na yun, nasa transition period. Kasi meron po kami principle sa airport po, yung sa operations, na pag nasa operations ka, you cannot leave your post until you are properly relieved po. Na-relieve ka na, February 9 nga eh. Sir, wala pa po kasi, during that time po, wala pa po akong kapalit. Kaya po, nung natanggap mo, February 10. Nangyari tong incident na to, February 13. Yes, sir. Kasi po, tatlong araw ka na nagka-transition. Sir, weekend po yung February 11 and 12 po, sir. Ha? Weekend yung February 11 at February 10 is a Friday. Yes po, February 10 was a Friday po. Anong araw ka ba nag-report ng February 13? Mga hapon na po ako nag-report, sir, kasi yung usual working hours mo hapon. Yung ang duty ko naman po is ano, flexible tsaka on-call. Minsan po pag talagang kailangan kong hindi, wala ka ng duty noon kasi nagre-transition ka na, turnover na eh. Turnover na nung after 3 days, so 10, 11, 12, 13 after 4 days. So ano yung issue na narinig mo nandun sa affidavit mo? While doing my routine work at that day, I was at the NAIA Terminal Immigration Area when I overheard a conversation among fellow BI officers that there was an issue with quick turnaround special flight which departed at around 7 p.m. Ito nakakuha ng attention ko. While doing my routine work that day. You do not have a routine work that day because you are already transitioning. Ang tatanong dyan eh, kung mag-isip ka, anong meron? Bakit insisting kang mag-duty dyan kahit relieve ka na? Anong meron? Bakit ka nagpupumilit? Pumunta dyan? Tanggal ka na eh, relieve ka na eh. So I leave that question to the board na magde-decide sa kaso ni Mr. Pinpin, Attorney Tansingko. Mr. Chair, follow up ko lang yung tanong kanina ni Senator Tolpo about who is in charge of security. Dahil basic at napakakuan ito eh. Kuan itong question na ito eh. Kailangan talagang isettle natin ito before everything goes out of hand. Dahil pag nagkakaroon ng terrorist attack dyan sa NAIA o nagkakaroon ng hijacking, sinong sisisihin natin? Alam mo, pag umalis na yung commander, relieved na siya, kung hindi pa dumating yung incoming, dahil nga, babiyahe pa no, pa Manila to Cebu, ang nag-assume dyan as the commander is the next in command, second in command, yung number 2. Hindi pwedeng siya ay yung natanggal na ay magpapansyon pa rin. Nandiyan yung number 2 as kapalit habang hindi pa nag-take over yung nation ng order. So yun lang, Mr. Chair. Balikan ko lang si Mr. Chong. Sino ba talaga in charge ng security dyan? Mr. Chair, our head of security will answer the question to clarify, sir. General Manny Gonzalez. Yes, go ahead, sir. You have the floor. Good morning, Mr. Chair, and good morning, Senator Batong. So I'm the Assistant General Manager of MIA for Security and Emergency Services. I'm the one supervising the assisting the general manager in implementation of the security. But let me appraise you about how the security coordination has been... Okay na. Basta, just ikaw, in charge. Yes, sir. Okay. Thank you. Para mabilis tayo. Nung bumiyahi ako, I was told by PNP Absicom na, sir, pasensya ka na. Dito lang kami. Hindi na kami makapasok dyan sa loob. Binawalan na kami. Pumasok. Is this true, Mr. Chong? Na binawalan na yung pumasok yung PNP Absicom doon sa loob ng NAIA? No, sir. That's not true, sir. In fact, okay. During our coordination meeting with the PNP ABSI group, sir, it was clarified that the access passes that were given to them, they have actually, they're authorized to enter the NAIA premises, sir. So, mali pala yung nagsabi sa akin, tag-ABSI group, na hindi sila makapasok. Dahil, alam mo, prangkahanan tayo, ha? Prangkahanan tayo. Kung yun ay naging reaction ninyo, bakit nyo binawalan ang mga ABSI group pumasok sa NAIA? Dahil galit kayo, sila ang nagbulabog sa, itong cause ng itong issue na itong inibisigan natin ngayon. Kung galit kayo, that's a very immature reaction. That's very immature reaction. Huwag ninyo i-compromise yung security ng airport dahil sa natouch yung pride ninyo na binulabog ng polis yung inyong trabaho dyan. That's very immature. I should tell you frankly. Ganito. Alam niyo, basahan kita ng batas ha, para maklaro ninyo ito. Ha? RA 6975, Section 35, Section 35, Paragraph 7, Aviation Security Unit, for that matter, the Aviation Security Group of the PNP. Ha? Shall secure all the country's airports against offensive and terroristic acts that threaten civil aviation, exercise operational control and operation and supervision over all agencies involved in airport security operation, and enforce all laws and regulations relative to air travel protection and safety. Ito ba'y na-amend na nabatas? Ito ba'y na-supersede na ng another batas? Or ito ba'y na-repeal na nabatas? I'm sure, hindi pa. O bakit, saan ka makakita ng Aviation Security Group na binabawalan pumasok sa loob ng airport? Alam nyo, kung lahat, nakasabi dito, lahat ng security unit sa loob ng airport ay under operational control and supervision ng PNP ABSI Group. So dapat yung, sino yung nag-inspeksyon dyan? Sa nakakapkap, yung OTS, dapat yung airport police ninyo, which is contestable, yung constitutionality, magpagawa ninyo ng airport police, dahil according to the constitution, there is only one police force, civilian in character, national in scope, and it is the Philippine National Police. Dapat hindi kayo gagawa ng sarili yung police dyan. Kung gagawa kayo ng unit dyan, security, hanggang security lang, hindi police. Dapat. Alam nyo, kung magkakaroon ng hijacking dyan, magkakaroon ng terrorist attack, sino sisihin? Sila. Dahil, by law, according to this law, sila ang in charge sa security dyan. Sila ang sisihin. Ngayon, binabawalan ninyo, that's unacceptable, you are violating the law. Kung ganyan ang ginagawa ninyo. Hindi po pwede yung ginagawa ninyo ganun. That's a violation of law. Kapag nagkakaroon ng hijacking dyan, kabuong Pilipinas, walang ibang technically qualified na mag-conduct ng counter-hijacking operations
sa mga eroplano, kundi itong isuyo ng PNP ABSI Group. Ginastuhan sila ng gobyerno, pitinuwin sila ng husto para dyan, at para sa mga terrorist attacks, sila ang in charge. So dapat, huwag ninyo silang pagbawalan. Not even the armed forces of the Philippines can interdict counter-hijacking operations. By law, sila lang ang authorized na magkanda. Kaya, huwag ninyong, dahil ayaw ninyo, i-violate yung batas na ito. Mali po yun. So dapat, ayusin ninyo yung inyong security operational situation diyan para hindi kayo magka-problema. Dahil isang pagkakamali lang, isang bumba lang nasasabog yan sa airport. Lahat kayo, mananagot. At kung hindi nyo naayos yan, hindi magkano po. So yun lang, remind lang kita sa batas, Mr. Chung, na sila po ang in-charge, kaya huwag nyo pagbawalan. Hindi po maganda. Alam ko marami na kayong nangyayari problema diyan. Mayroon na kayong iringan diyan. Nag-away na sino yung kernel diyan na inaway yung police, airport police. Dahil nga binabawalan sila pumasok. I don't see any reason bakit bawalan ninyo. Silang in charge sa security tapos hindi makapasok sa airport. Ganun ba? Anong klaseng pag-implement ng batas 'yan? May sarili kayong batas na gusto pairalin? Inisnab niyo yung batas na ito? This is Republic Act 675. Hindi po niyo pwedeng gawin 'yan. Trabaho nila 'yan, mandato ng PNP ABSI Group na i-secure ang lahat ng airport ng Pilipinas at lahat ng mga security units within that airport na nag-operate ay under sa kanilang operational control and supervision. Ginagawa ba niyo yan ngayon? Yung inyong airport police dyan, under operational supervision ba ng ABSI Group? Hindi. Hindi. Alam ko, hindi. Hindi niyo yung OTS ba? Unlike other airports in the country, Davao, Cebu, Iloilo, okay, mas lalong problema. Ang police pasok, labas-pasok sa airport. Dahil nga, alam nila na mandato ng police yan, i-secure ang airport. Pero bakit dito sa Naya, binabawalan ninyo? Dahil na, natouch yung pride ninyo, dahil binulabog ng police yung palusot na inibistagahan ngayon dito? Mali po yun. Ayaw mag-advising yun. Ayusin yung security dyan, isang sabog lang dyan, problema tayong lahat. Mr. Chung. Noted, sir. Thank you, Mr. Chair. Final question, Senator De La Rosa. Mr. Chung, I am aware of the change in the procedures right now. Yung aviation police, pakalampas doon sa X-ray machine clearances, carousel, hanggang doon na lang sila. Hindi na sila maka-advance kasi yun daw ang bagong patakaran mo. Hanggang doon na lang sila. Hindi na sila maka-advance. Merong mga nakasukot ngayon ng vest, airport police. Sila yung nakaka-advance, malapit doon sa pre-departure. So, bakit po kinailangan ng ganito? Ito yung sinasabi siguro ni Senator De La Rosa. Tuloy natin, Mr. Chair, kung yung order ni Mr. Chung ay sinusupersede niya itong batas na ito, R-6975. Mr. Chair, may I clarify? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Siguro ito, sir. Mga 2 months lang ata ito. Bago lang ito. Sir, just to clarify, we did not change the policies and the IDs of the PNP ABSI Group, no? Since yung kahit doon sa last administration po, yun lang po ang binigay ng access passes sa kanila. So, yung tinatawag nating authorized area, yung red. So, wala ho kaming binago, sir. Kung ano ho yung binigay dati, yun pa rin ho ang binigay sa kanila. In fact, Kaya nga, bumiyahe ako eh. Mga police doon, pagpasok ko, sir, pasensya na kayo. Hanggang dito lang kami. Hindi na kayo malalayan sa bagahe mo. Hindi kayo kunakay mahati sa loob. Hindi man ako nagpapa-special treatment, ha? Wala akong problema. Sabi ko, maliit ito bagahe ko. Ako lang magbitbit ito. Walang problema. The mere fact na mayroong ganung policy that contravenes the law, it should be corrected, ha? Yes, sir. Kung ganun ang ginagawa ninyo dyan. We will do that, sir. We'll coordinate po with the PNP ABSI Group. To illustrate Senator De La Rosa's statement, may boundary eh. Merong invisible line. Pagpasok mo ng Terminal 3, bago dumating doon sa tindahan ng mga chinelas doon, mga souvenir shops, so dito na lang sila. Hindi na sila maka-advance. Ang advance doon, yung may mga vest na parang traffic enforcer ko nung araw. Sila yung nakaka-advance, malapit doon sa tarmac, malapit doon sa pre-departure, malapit doon sa tube. Ang atin, Mr. Chair, hindi naman sa pinapakialaman natin ng husto yung operations nila sa airport. Trabaho nila yan, pero sa atin, sundin lang nila yung batas. Kung ano nakalagay sa batas na ginawa natin dito, sundin lang ninyo. Dahil otherwise, wala klarong mananagot dito. Pag may sumabog dyan, may problema, may hijacking dyan, wala mananagot dyan. Alam mo, alam ko dati yan eh. Yung sinasabi niya nila na landside at saka airside. Noon ba yan? It has been established na pag sinabi mong airside, ito yung sa loob ng gate, ng yung departure area, doon sa loob. Noon, hawak yan ng PNP ABSI Group. Tapos yung landside, dito hanggang sa parking area, hawak yan ng local police. Yung local police dyan ang nag-in charge sa traffic, sa lahat-lahat dyan. Pero yung ABSI Group, ang kanilang hawak ay yung airside. Meaning doon sa loob, hanggang sa tarmac, hanggang sa loob, yan ang trabaho nila. Nagtataka ko ngayon, bakit? Hanggang gate na lang sila. Anong klaseng aviation security group ito? You cannot perform your mandate. Dahil nga, binawalan kayo ng airport authority. I'm reminding you, that's wrong. That's against the law. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video.
At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafri TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 09086555375.